Nabulok ang buko. Gandang araw mga kalupa. Nag-spray tayo sa pakwanan ngayong umaga. Ngayon ay pang 42 days na niya. Yan ang ating pakwanan. At nung nakaraang araw, tayo ay naging patubig. Ngayon, sa pag-spray ko ngayong umaga, meron akong nabisto. May disadvantage pala yung pagpapatubig ng palaganap kapag ka ang ating pakwan ay bumubuko na. Yung kasalukuyang siyang nagbubunga, yung maliliit pa lang. Kasi nung mga nakaraan, ang nabubuna ko ay nakakatuwa dahil malalaki na yung buko. Ang hindi ko napupuna na nung ako'y nagpapatubig pala ng pangkalahatan, pangkabuan po, yung baga puno ang isang pilapil para ang ating pakwan ay hindi matuyo ang dahon, hindi matuyot. At pasustin natin dahil tayo nagpa-apply uli ng abuno ay nakakatuwa dahil sumalida yung ating pakwan na yan at kita nyo naman napakalago. Pero sa bagong experience kong ito, dahil nga siyempre tayo ay ngayon lang sumubok ng pagpapakwan. Nung ako'y maliit pa, kami ng aking tatay ay nagpapakwan na. Pero nitong ako'y naging magbubukid na, ngayon lang ako sumubok ng first time ko magpakwan talaga na formal na medyo maluang-luang na ganito. At ngayon ko nga naranasan sa una ring pagkakataon na yung maganda kong pag-aalaga sa pakwan na ito ay may consequence. At yun nga, ngayong umagang to ko lang napuna habang ako'y nag-i-spray na mayroon palang disadvantage yung ginagawa ko na pagpapalaganap ng tubig habang ang pakwan natin ay nagbubuko. Dahil marami ang bukong nawala, namatay. At ipakikita ko sa inyo kung ano ang pangyayaring ito na siguro dapat matutunan. Natutunan ko sa ngayon at gusto ko, kaya ko gustong ipakita sa ating lahat ay nang matutunan din ng ating ibang mga kasamang magbubukid, maglulupa na may gawain ganito. Alam ko dun sa mga experienceado ay maaaring naranasan na nila ito at ito ay kanila laging ina-anticipate na kapag anong tatanim na ng pakwan. Pero sa kagaya ko na nagpapanimula na nagnanais na ganito ang gawin ay gusto kong makita nila na sa ganitong experience ko ay makapag-ingat tayo. Tayong mga maglulupat magsasaka na ang itinatanim ay pakwan doon sa mga ganitong pangyayari nang hindi mabawasan ng ating ani. Kasi ang tingin ko doon sa area kong ito na observe ako humigit kumulang yung binilang ko nasa mahigit 30 piraso yung namatay. Siyempre sa luwang nito hindi ko pa masisigurado kung ganun nga lang kaliit, bagamat doon sa pagginawa ko ngayong umaga na pag-i-spray ay yun ang na-observe ako at binilang ko nga may ganung karami akong nabilang. At sa oras na to ipakikita ko sa kanila, kung sa inyo, sa atin, kung ano yung mga pangyayaring ito na dapat maabangan natin sa mga susunod na pagkakataon na tayo ay magtatanim o nagtatanim ng halamang pakwan na sugar baby. Pakikita ko. Ito yun mga kalupa. At ganyan ang nangyari. Dahil nga nang yung tiyempo ng kanyang bunga ay nandun sa malapit sa puno na kung saan siyempre nababad sa tubig ay ito. Ito siya parang bumulak, pero siya ay bunga na nabulok, namatay yan. Siya ay bunga na namatay. Ibig sabihin, nalumos siya sa tubig. Kaya siya ay namatay. Kala ko nga kanina mga bulak Pero nung titigan ko nga yung ilan na nilapitan ko, ay yung palay bunga. Ang laki na nito kung tutuusin. Pero namatay pa. At mayroon pa rito. Bagamat hindi naman ganoon, kasi ito nga nasa katabi niya na nasa itaas na parte, hindi naman na hindi naman siya naapektuhan ng patubig. At mayroon pang isa rito. Ayun,
yung parang may bulak na yan, buko siya na yun, nabasa ng tubig, medyo nababad, eh, namatay din. Samantalang yung katabi naman dito, kaya hindi mo rin masabi kung ano talagang talagang pangyayari, pero yung katabi naman na ito ay okay naman. At yun nga, kasabay din siya sa mga natubigan. Meron pa ritong isa, ayan o, yun din, nandito rin sa medyo kanal na nababad, ayan, patay na rin siya. Yun mga kalupa ang aking obserbasyon. Pero yun naman kagaya nito na malaki na, nakatabi niya na natubigan din, wala namang problema. Ayan o, ayan, ito rin, nakatabi niya na man yun, ganyan din siya kalaki, natubigan din, wala rin problema. Ayun, ayun pa ang inaano ko ron, eh siguro yung mga area na nagkaroon ng ganun, eh yung talagang sumubra ang pagkababad, kagaya nito, ito malaki na. Pero kung mapupunan nyo, narito siya sa medyo talagang mababa, eh ang laki na sana nito, pero wala magagawa, nababad sa tubig, kaya medyo na disgrasya. Yun naman katabi na sa medyo mataas na lugar, ayun o, mas maliit sa kanya, pero survival. Ayun din pa ang isa na ganun din. Hindi naman talaga itong maaari, sigurong yun nga ang malaking faktor kaya nagkaganon, ay nababad sa tubig. Pero ito pa, ayan o, puno din siya. Pero sa mataas na lugar, maaaring depende sa sitwasyon ng kanyang buko, dahil siyempre hindi natin masabi kung siya ay may tama na insekto, isa pang factor yon. Ayan pa isa, kasi mas mabilis na makapagpamatay ng buko ng ating pakwan, siyempre kung meron din tama ng insekto, kasi pag nasinip siya ng tubig ay siguradong mamamatay siya. Samantala yung katabi, ayun o, kaya ito isa na din, napachimpo rin sa medyo lubo, yun o, yan, nababad ang tubig. Kaya yun ang obserbasyon ko mga kalupa, na ang ating pakwan, ayan pa o, ay kapag nagbubuko na ang sitwasyon, ay hindi na pala dapat patubigan ang sobrang babad, dahil maraming buko ang mababawas. Ayan o, marami-rami na rin nga. Ayan pa mga kalupa, malaki na o, nadisgrasya pa. Pero yung katabi naman niya, okay naman. Kaya siguro ay depende siguro sa stage ng pakwan, at depende sa pagkababad sa tubig, kaya siguro nagkaroon ng ganong problema. At yun nga mga kalupa, ang gusto nating maiparating doon sa karanasang ito, sa ating mga kapwa maglulupat, magsasaka, na kapag ka pala ang ating pakwan ay nagbubuko, ay hindi na dapat nalulumos ng tubig, dahil ganito ang mangyayari, nabubulok ang buko. At ito ay kapag marami, malaking problema sa ating mga magpapakwan. Kaya yun po ang naising parating na mensahe ng ating karanasang ito sa ating lahat ng mga maglulupa, na ang hanap buhay ay pagpapakwan, para hindi mabuwasan ang kita na ating inaasahan pagdating ng oras, dahil ang nawawala ay yung mismong buko kung saan ito na mismo yung magbibigay sa atin ng kita pagdating ng tagani.